ko at bakit ano, pagising ko matapos. Pagkatapos ko lang magpa-more x-ray kay Dr. Sueco sa Quezon City. Term na ako mag-isa. Term lang din ako mag-isa pa web. So, kanina pa akong 8 a.m. naka-schedule. 30 p.m. na. Ngayon lang ako umalis ng clinic kasi medyo groggy ako pag-gising. Sinadate ako. Meaning yung anesthesia makakatulog ka. So, the entire time tulog ako. Wala akong na-feel. Actually, tulog ako agad. Nakikipagkwentuhan pa sila sa akin. Tapos, tulog na ako. Ngayon, nararamdaman ko na siya masakit. Hindi pa ako pwede mag-take ng painkillers kasi hindi pa ako nakakakain. Kasi required mag-fasting for 8 hours before the procedure. So, kailangan ko munang kumain. Nagisig ako past 2 a.m. Tapos, yun, napansin ko na nagtidark na yung under eye. Hindi na siya eyebag lang, napabasa na. Nanood ako ng mga vlogs ng recovery. Tapos yun, sabi, very important yung cold compress. So, yun, nilagay ko sa freezer na cold compress. Yun, kinuha ko na. Nahirap din tumawag, guys. So, mga, kausap mong nakakatawa muna ko sa amin. Masakit. So, parang every movement ng ilong ko, nararamdaman ko siya. Medyo challenging din kasi hindi ako pwede magsalamin. Malabo talaga yung mata ko. Hindi naman ako pwede na contacts buong araw. Actually, yung pain niya, hindi na masyado kasing sakit than no mga first hours. Siguro nag-effect yung arnica na pellets na binili ko. So, yung tulog, gyari lang naman. Normal. Yung good thing kasi hindi naman ako malikot matulog. So, kaya ko naman hindi super umelevate. Matutulog ka. Dapat diretso lang. Hindi pwedeng tumabing sa preparado ng dose ko. So, nanonood pa rin ako ng vlogs ngayon naman. Ng perinoplasty. Mukhang normal naman yun. Mukhang puro sila mga baradong ilong din. And yun, napanood ko isang video sa amin ng doctor. While hindi required, huwag ka rin ng humidifier or diffuser. It helps. So, ayan, medyo na-away ko siya. Naglagay ako ng eucalyptus. Kasi, parado. Well, good morning. Past 8 na, so pwede ko na tatanggalin. Kasi ang sagabal niya, sa totoo lang, nakaharang siya sa upper lip ko. So, medyo dahan-dahan. Shucks, wala pala akong makita. Hindi pa ako nakakontakt. Hindi na pwede magsalamin. Ayan, nakita mo na. Ayan, nagiging swollen na. Pero probably, could have been worse. Kung hindi ko ginawa yung ano kagabi. Cold compress. Dahan-dahan lang. Huwag tayo manggigil. Oh my God, baka may sumamang dahil. Oh my. It's bloody. Yeah, yun na to yung dugo. Lilinisin ko yan. I'm sorry, it's gross. I'm sorry, I know it's gross. Okay, wait, kailangan ko na ata mag-contacts. Sabi nila, oiliness is next to joblessness. Buti na lang sabi lang nila yun. Kundi maraming unemployed ngayon. Kasama na ako nun, friend. Dapat kasi hindi to matanggal eh. Hindi siya sumama. Squid Game ito! Oh, ay, mamaya na. Mamaya na ang show and tell. Hindi ko alam bakit binibideo ko yung sarili ko. Ganito yung tsura ko, sobrang pangit. God. Pasilip lang kasi hindi ko alam yung tsura. Yun pala yun. Obviously, medyo challenge yung pagligo. Bawal naman talaga ba sa inyo face na sa expectations ko na yun. Pati shampoo. Hindi ko alam kung gaano ko tatagalan yung aspect na sobrang oily ng buhok ko. For the wound itself, sabi, eto lang, cotton buds and distilled water. Pero may mga nakikita din ako gumagamit ng hydrogen peroxide. So, bumili rin ako ng hydrogen peroxide. Sana hindi naman nananapak yung level ng hapli, ano. Medyo maraming cotton buds pa rin kailangan. Alam mo, swerte ng mga, ano, supportive friends na tumutulong sa kanila maglinis ng mga dugudugugan sa mga vlogs. Medyo effort to mag-isa lang, ha. Although nagalit ang best friends ko, nalaman nila, tapos na. Pinakita ko yung video sa kanila, finish na. But di ko daw sinabi, samahan daw nila ako kung sinabi ko na may ganitong pangyayari.
Ayoko kasi mga istorbo. Tsaka weekday kasi umagang-umaga, diba? Nakahiya naman. Pero kung alam ko lang, kung alam ko lang na, medyo extra challenge na mag-isa. Kinapalang ko na yung feds ko. Di naman ko nang samahan nila ako. Di naman tayong magano. Parang ito na uppercut na solid, ito jab-jab lang. Okay, I did my best. Loob, labas. Yung nilinis ko naman. So, bumili rin ako nito. Sodium chloride, salinase, nasal spray, nasal decongestant. Spray sufficient amount of salinase in each nostril. 3 to 4 times daily. Kailan ko ng tissue, friend. Poise, poise. Anong poise? Ow! Ow! Tumama. Tumama sa tayo. Dahan-dahan. Sabi ng dahan-dahan eh. Hoping ako na mawala yung baralong ilong ko. Kasi hindi ako makahinga. Kasi mouth ako nag-breathe. Taray! Medyo nag-clear naman. Nabasa ko lang dito sa Facebook group. Actually, doon ako gawa ng research. Dalawang Facebook group. So, nalaman ko lang din sa kahanod ng mga vlog. Ito yung lalagay ko sa wound, dermalin, wound healing dressing paste. Nakapila ako kapan sa mercury, kita pa to. Over the mask. Tapos may cutie pie sa likod ko. Masya na yung akong kumanti. Sige lang. Hello. I think magiging ganito lang ang routine ko everyday. Hanggang tanggalin yung tahi. Yeah, tapos more yellow. More icing of my face. 48 hours post-op, cold compress. Tapos, after nun, hot compress. Okay, that's it. Hi, good evening. Now it's job check. Hindi na siya sakit, in fairness. Yung ganyan lang, yung mga, pag nakakalimutan ko may something ako sa ilong na siya tatamaan. Doon mo ma-feel na may something wrong. Yung bababaga. In fairness din, oh. Ito lang yung medyo, ano, kitang-kita. Ayun, isa mga hassle. Hindi ako makahinga. Barado to. Tapos syempre, hassle din yung hindi ko pwede mag-shampoo. Hindi may hassle. Reklamador. Bawal mag-reklamo. Diba, Kiki? Ang isang tip din na napanood ko sa mga vlogs, kailangan yung suot. Actually, naka-blouse ako nung kahapon. Para pag hinubad mo, di mo kailangan siya over your head na matatamaan yung nose mo. Pag dito naman sa bahay, syempre yung mga maluluwag din para hindi ko problema yung matatamaan yung nose ko. Wala akong pang amoy. Parang mali, di ba? Maling-mali. In this day and age, inantigyan naman ako kahapon bago yung ano, procedure. Yung mga puti-puti, nilagyan ko na yan ng gamot. Yung dermalin. Ganda ba yung nose ko? Kiki Sunshine, do you like my nose? Huh? Hi, post-op day 2. Obviously, basa yung hair ko. So, in-achieve ko na kasi hindi ko na matiis. Tinakpan ko to and yung likod. After ko linisin and lagyan ng gamot. One hand lang. Shampoo lang kinaya ng powers ko. Hindi ko na kinaya mag-conditioner. Ginawa ko tasses. The Kia. Kia? Ganyan, ganun. Medyo struggle lang. Yun lang kinaya ng powers ko, shampoo lang. Kasi nandito yung kabilang kamay sa tasa, tapos talagang tasa. Ayan pa bang tawag doon? And at least, mas fresh na yung feeling ng bahagya, ano, kesa yung kahapon. Pain level, wala naman. Wala naman ah. Barado pa rin tong side na to. Guard! COVID! Ang mga challenges ko na lang, so far, so good. So far, so good. Ay, pagtulog. Kasi once in a while, yung ulo ko nag-tilt pa rin to the side. Hindi kasi ako nakabili ng travel pillow eh. Para, ano, ma-secure yung aking feels. That's it. Okay naman. Back. 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 Road to Miss Mansion! Okay, hi. Good evening. Post-op day 3. Ang achievement ko today ay nakapag-shampoo na ako with the conditioner. How? Sakto. Yung lalagyan ng ano, mango yogurt sa Starbucks. This is the Kia. Ito. Yan. Mas magaan. Ito medyo naninilaw na lang. Pero
Parang okay naman ah. Wala naman masyadong swelling. So, pansin ko lang eto. Medyo manas. Oh, wala man akong violent reaction sa nakikita ko so far na parang, bakit ganito? Ano yan? Anong ginawa ko? Wala namang ganun. So far, so good. Isa pa palang na-realize ko or tip if you wanna get your nose done. At malabo yung mata mo katulad ko, 400 yung gradox. Obviously, hindi ako pwede magsalamin. For mga 6 weeks, siguro 6 to 8 weeks, planuhin mo yung day mo in such a way na yung mga activities na pwedeng wala kang mata, i-set mo. Tapos, ipagsama, sabay-sabayin mo na yung mga activities na kailangan mong gawin, na kailangan mong makakita. Mga minor scheduling concerns. Or better yet, talagang planuhin mo yung schedule mo na may allowance ka talaga to rest. Lalo na yung siguro mga first 3 to 4 days. Ipahinga mo na lang yan, day. Ina-adok na ako bukas na lang. Ganun din naman yun. Good morning. Post-op day 4. Cleaning time. Medyo nag-dry na nga, no? Hindi na siya dumudugo. Yung mga nasa paligid ng tahe. Medyo challenge pa rin ng breathing exercises ko, pero ano na lang yun. Maliit na bagay. Nakakaya na mapakita pa sa inyo to, ano? Pero kung curious ka lang kung paano nililinis, ganun. Ayoko ito do i-push. Baka ko sa makarating tong cotton buds ko. Baka pagsisiyan ko. Kasi may tumutuwa ako sa sarili kong thoughts. Sipag-sipagan lang natin maglinis, ano? Takot na ako ma-infect. Nakakaloka. O ganun. Baka ma-infection mga microorganisms. Hindi maganda ang outcome. Aray ko. Ow. Once in a while, pag yan, sumasama sa tahe. Shikit. Dun mo mararamdaman yung mortality. Mortality. Daming alam. Matangkas na ako eh. Bakit pa? Lapit na tayo matapos sa ating deep excavation. Parang mas nakakahinga naman ako better. Pero ongoing pa rin ang construction. Barado pa rin. Ang next natin na portion ay Salinase nasal spray in short. Each day that goes by, syempre medyo bumibilis na tayo maglinis. Medyo nasasanay na. And then, less blood. So, medyo parang mas mabilis na siyang linisin din. Pag natutulog pala ako, naglalagay ako ng lip sleeping mask. Kasi baka mag-dry. Dermalin. Okay, sabi dito, apply a thin layer of dermalin paste to affected area once daily. Pero dahil not following instructions ako, nilalagay ko siya every time naglilinis ako. So, hindi siya months. And hindi rin siya thin. Mukhang gumana naman o natutuyo na yung sugat. Sabi na sa mga vlog na, pati na sa mga comments na nababasa ko sa group, huwag mo masyadong titigan yung sarili mo habang nandun ka sa healing period. Kasi parang, yung tendency, baka hindi mo gusto yung itsura, maka-frustrate ka, magpapanik ka, ano yan, magpapago pa ba yan, bakit masyado mataas, bakit hindi pantay. So, minamake, ito point ko rin na hindi ko naman tinitingnan yung sarili ko 1,000,000 times a day. Ngayon ako lang siya. Ang dami ko rin kasi ginagawa. Taray, busy. Maipagpag lang. So, ang agenda for today ay a hot compress na yan. Pisingi ko. Laters, bye. Post-op day 5. Nag-hot compress ako. Nag-lesson na yung pagiging extraordinarily jubis nitong lower part ng pisingi ko. Pero naninilaw pa rin ito. Wala naman din major changes. Ang minor concern ko ay nakakatulog ako aside, ganun. Kasi napapaganan ako. Baka tumabingi yung bridge pag ganun matulog. Siguro 3 pillows. Gustong-gusto ko na maghilamos as in yung facial wash. Kasi yung ginagamit ko lang sa face ko ay micellar water. Tapos nagtotoner din ako. Tsaka moisturizer. Tapos, pag naliligo ako, sinasama ko na rin, dinadamay ko na rin yun. Pero eto, hindi talaga. Hindi kaya ng powers. Baka mabasa yung nose ko. Mahirap na. 1, 2, 3 pillow. Sana umubra. Hello, good morning. This is my 6th day post-op. Pero naman,
mukha naman akong tao ng konti. Same-same lang naman. Wala namang nagbago. Except that, obviously, mas nakakapagsalita na ako with more energy. And mas nagagalaw ko na yung upper lip. With minimal difficulty. Tomorrow, I'm gonna have my sutures removed. But before that, kailangan mag-exercise ng due diligence sa ano, pag-hot compress ng fizz. Hot compress is the key. I feel like a different person. Miss Minchin. Excuse me, Miss Minchin. Oh my God, bakit ganun? Pagising ko, matapos na ako. Okay, good morning, sunshine. I woke up like this. This was a true story. I can't believe it either. Oh my, how is my nose? My nose is fine. Side profile is good. Clear na ba yung mga pinagtahian? Hindi. Needs improvement. Kailangan pa niyang mag-heal. Nauubos na yung dermblin ko. Pero sabi continue pa raw ng 1 week. So yan, bumili muna ako ng Bactroban. Continue pa rin daw yung hot compress. Bawal pa rin mag-makeup. Pwede na maghilamos. Pag-makeup, hindi pwedeng tamaan to kasi hindi pa siya healed. So, mga face powder lang para lang. Hindi ka oily, tsaka. Hindi halata yung chismis ng ano. Eye bags. Hot compress is life. Ang hirap pa rin igalaw ng mouth ko. Kahapon, nag-try ako maglagay ng lipstick. Hirap niya. Masakit. Parang very tender yung nose. Tapos dahil syempre, hindi ka sanay na matangas. Oh my God. Let me say that again. Hindi ako sanay na matangas. Hindi ako sanay na matangas yung nose ko. So, parang kapag naglilinis ang face, tapos natatamaan. Kasi dati, wala naman natatamaan. Ayun, medyo masakit. Kailangan ko siyang i-recalculate. Kailangan ko ng masanay. Excuse me. Normal naman daw na hindi papantayan kasi magapa. Takes time. Huwag daw apurada. Hindi naman sinabi ng nurse yun. Ganong paraan. Pero sabi niya normal lang. Pero okay naman. I mean, as is, parang okay naman ako with my nose. I mean, afford ko naman to wait. Hindi naman tabingi yung ano. Jilong ko. Thank God. Lord, thank you. Masakit din pala mag-ano, hilamos. So that proved to be a challenge yesterday. Babakuhin mo yung paghilamos mo, eh. Hindi na pwede yung barubal na tanggal, ano. Dead skin cells, hindi pwedeng ganon. Pagbasama ng face mo, paloob na, ayaw mo masa-stretch yan. Pag sabon mo yan, dahan-dahan. Okay, let me scratch that. Actually, medyo bothersome ngayon, hindi niya pagiging bantay. Sa view na to, hindi naman masyadong kita. Pag ganyan, kita na chismis. Merong irregularity. Kailangan silipin ng commission and audit. Hello, this is Mia. Post-op day 15. Anong changes? Hindi naman super pantay na pantay, pero medyo nagiging similar na ang kanilang shape. Ma-happy ba ako sa itsura ko o hindi pa talaga, sa totoo lang? Alam ko na kung anong something wrong sa face ko. Masyado mataas yung tip. Mataas yung tip na kaganoon. So, ang front view niya, kitang-kita nag-hello yung nostrils ko when dapat hindi. Pero nabasa ko na bababa pa yan. Kasi swollen pa siya. So, magiging natural pa siya. Bababa pa yan. Tsaka liliit pa tong, bababa pa yung bridge. Yung sugat ko, hindi pa rin siya dry. So, hindi ko pa siya malagyan ng scar gel.
kasi dapat dry na yung wound. Medyo nakakaloko lang actually talagang itong process na to kasi hindi instant yung healing, yung results na gusto mo. Hindi mo rin alam eto na ba yun. So kailangan talaga mentally ready ka. Pati yung logistics na rin, ito yung schedule mo. Buti na lang din ako, medyo work from home ang mode ako ngayon. Hindi ko rin kailangan lumabas. Actually, masakit mag-mask. Masakit mag-face mask. Taray, masakit daw. So yun nga, ang moral lesson dito, kailangan ng maraming patience. So hindi ko muna masyadong tinitingnan ng Fez ko. Kung dati 1 million times, ngayon 500,000 times na lang in a day. Kasi nga, medyo nakakaloko siya talaga. Parang dinideny mo sa sarili mo na may something wrong. Kasi parang, shocks yan na yun eh. Gumastos na ako, nagawa niya eh. Kailangan mo siyang panindigan. Kailangan mo rin siyang antayin na gumanda to your liking. Naninibago ka ba sa itsura ko? Huwag ka mag-alala, ako din eh. Fresh pa kasi yan guys. Kita mo yung chismis. Parang akala mo minake-up an Halloween special, pero hindi. Okay, hi. Good morning, sunshine. It's me. Nakaka 8 months na since my rhinoplasty. And how is my nose? Pantay na. Yung tip na nire-reklamo ko noon, bumaba na. Tapos, feel ko bumaba na rin yung bridge. Pero expected naman yun pag Gore-Tex rhinoplasty kasi mag-i-integrate siya well with I'm reading my código at the moment. It integrates well with the tissues because it has pores where flesh may set in to further fortify its placement. Medyo nakakamiss yung mataas, pero happy naman ako overall. Happy ako actually. Masaya na ako sa bago kong Geelong. Obvious ba? Meron pa rin scar. Ayan o. Kita niya yung chismis. Pero sa totoo lang, kasalanan ko yung scars kasi medyo tamad ako mag-scar gel. Hindi naman siya super bothersome kasi feel ko hindi naman siya halata. Unless sobrang titingan mo. May restrictions pa ba? Halos wala na. Nakakapag eyeglasses na ako, pwede na ako matulog kahit anong position gusto ko. Huwag lang yung talagang yung mukha ko ay nasa pillow. Pwede na rin mag-swim. Obviously, pwede na mag-makeup. And hindi ko kailangan mag-nose line na lakado na siya. Ayan. Best in aura tayo lately. Am I happy with it? I'm super happy with it. I love how it turned out. And yun, kailangan lang talaga ng patience. Tama nga yung sinasabi nila na mas magiging natural siya in time. So ngayon, 8 months na. Yung healing period na ina-expect ko, 6 to 12 months. So nasa tamang timeline naman ng aking healing. So throughout my journey, maraming mga friends yung nagtanong. May mga common questions akong nakuha. So after this video, magpo-post ako ng another vlog about the questions and why I decided to get my nose done, yung procedure, advice, mga ganong things. So that's it. Thank you for watching! Ganda ka!